Ayun, samahan niyo po ako at papakita ko na yung paano ko kinakabit naman dito sa frame ko na ginawa rin, DIY frame din na ginawa ko yung tela ng emty na sako ng harina. Kape. Yo, mga tropa, good morning, good morning. Mahit nga at lao, kanindong tanan, sa aking mga tangay nga kuyo noon sa Palawan. Magandang araw, marina aga sa Indigo Boss. Good morning. Itong video ko na to ay patungkol po ito sa paano ko ginagamit yung proseso ng pag-paint ko na gamit yung tela ng harina. Ito po. So para po ito sa mga katulad ko na gumagamit ng discarding malupit para makatipid tayo sa pagpa-practice sa pagpipinta. Katulad ko po ng mga bago pa rin lang nagsisimula. So ito po yung ginagamit kong tela. Nabibili ko po ito sa bakery ng halagang 3 pesos lang ang isang peraso. So sa bawat isang peraso nito, nakakat ko siya, nakakuha ko dito ng apat na perasong ganito kalalaki na pwede ko nang pagpintahan ng ganito kalaki. Ang sukat po nito ay A4 na bond paper. So ayun, tapos sinisecured ko lang siya ng pin, ng thumbtacks para hindi siya matanggal. So ayun po, maganda po ito sa mga nagsisimula pala kasi ayun, makakapag-practice ka ng pagpipaint na hindi ka nagagastusan ng ganong kalaki. Siyempre, kung talagang gusto mo, araw-araw ka nagpipaint, so medyo malalaki ang kanong gasto sa canvas mo, lalo na kapag yung bibilin mong canvas, iyari na. Siguro baka ganitong sukat lang, abot na to ng 200 plus. Wala pa yung acrylic paint mo. O syempre, pag bago ka, bibili ka rin ng mga brush. So, medyo malaki rin yung magiging investment po sa mga gamit mo para mag-paint. So, discarding malupit muna tayo mga tropa. Gagamit tayo ng ganitong tela muna. So, kapag ito naman, di naman ito masasayang kasi maganda rin naman siya. Tulad nito, ito yung last ko na painting. Wala pa tong varnish, hindi ko pa nalalagyan ng coated na varnish sa ibabaw. So mas maganda pa ito, mas titingkad pa yung kulay niya kapag ka, napatungan mo na nung gloss paint. Yung varnish lang siya, malinaw lang. So pwede mo siyang ilipat sa mas magandang frame para maganda naman siya tingnan. So para sa akin lang, kung pambenta siguro hindi siya hindi talaga siya okay pa na pambenta kasi manipis nga lang yung ginamit kong tela. Pero hindi siya masasayang kasi nakakapag-practice ka na, tapos kung gusto mo naman gumawa ng mas malaking canvas, o ayun, hindi ka naman inibago kasi yung proseso ng paggawa mo sa bawat painting, maiging parang pattern mo siya para gumawa ng mas malaki. So, hindi ka na mahihirapan yung layering na ginamit mo, yung diskarte ng kulay na mga ginamit mo. Siyempre, tanda mo na yun. Kapag gumawa ka ng mas malaki, hindi na bago sa'yo. So, makakaiwas kang kumbaga, masusunod mo yung result na gusto mong kulay. Makukuha mo na kagad siya, hindi ka na magta-trial and error pa. So, ayun mga tropa. Ito siya, ipapakita ko na lang kung paano ko siya itinabit. Tapos, yung nga pala, itong frame na to, plywood lang to. Yung tira-tirang plywood nung may ginawa ako minsan, meron ako na tirang plywood. Yun din lang yung ginamit ko. So, hindi ako nagagastusan sa frame kasi every time na makakatapos ako ng isa at pagkatuyo na siya, gusto ko naman gumawa ng panibago, tatanggalin ko lang siya bago, i-refill ko lang ng panibagong tela na naman. Tapos, ayun, pwede ko na siya pagpintahan. Isa pa nga pala, ito yung ginagamit ko naman pala na gesso, DIY gesso. So ako lang yung gumawa nito. Ito yung ginagamit kong pinakang primer niya bago ko lapatan ng acrylic paint. Kasi kung direct mo siyang ipipaint,
eh hihigupin lang ng hihigupin ng tela yung painting mo. So ayun, next time ipapakita ko naman kung paano ko ginagawa yung DIY version ko ng gesso. Ayun, samahan niyo po ako at papakita ko na yung paano ko kinakabit naman dito sa frame ko na ginawa rin, DIY frame din na ginawa ko yung tela ng emty na sako ng harina. Sige po, samahan niyo po. Ay, ito po yung last ko na painting. Ngayon po tatanggalin ko siya dito sa frame. Ganito lang po. Re-remove lang natin isa-isa yung ano. Isa-isa yung tangtaks. Ito na yung pinakang huli. Pinakahuli. Ayan, pagtanggal na natin. Ayan siya. So, hindi magiging masukal sa akin, para sa akin kasi ang ikikip ko lang, itatabi ko lang ngayon, itong mga tela. Gusto ko naman siya gawa ng panibagong frame para i-display sa wall ko. Gagawa pa ako ng mas magandang frame bukod dito. Maliban dito kasi ito talaga yung pinagpapalit-palitan ko lang. Hindi na mahirap. Ayan, di ba? Siya, tela lang siya. Tela ng harina lang. Pero kapag ka nalagyan mo na ng paint, hindi mo na alas makilala kasi kumakapal na rin siya. Ito yung likod niya. Ayan. Ito naman yung papalit natin. Ito lang. Kailangan mo lang ilapat ng maganda. Lagyan mo lang sa gitna. Kailangan mo muna i-secure yung kabilang part. Sa kabila muna. Diba? Start yung malupit lang para tipid. Lagyan muna natin ng apat. Tapos, silahin natin yung kapila na yan. Dito ba? Dito ba? Ayan. And pull this out. Ayan, ano na. Hindi mo naman kailangan batake ng pagkalakas-lakas ito kasi manipis na yung tela, baka masira rin naman. So, para-paraan lang yan. Gusto mo talaga magpinta, siyempre dadawa ka ng discount. Pag i-check nyo kasi online, yung mga yari ng canvas, baka mawalan ka ng gana kasi mamahal kapag ka nagsisimula ka pa lang. Eh, yari na. Ito, kahit araw-araw mo magpinta, okay lang. Bibilin mo, acrylic paint na lang. Dito naman, sa taas banda, unahin mo yung gitna, saka matirahin yung kanto. Yung iba naman, hindi dahil sa mahal na materialis kaya ayaw magpinta. Iniisip nila, hindi sila marunong magpinta. Hindi ah, walang ganun. Tulad ng basketball. Kailangan ba NBA player ka para maglaro ng basketball? Hindi ah. Pag gusto mo maglaro, maglalaro ka. Ganito rin yan sa pagpipinta. Pag gusto mo magpinta, di magpinta ka. Di ba? Doon ko masaya eh. Supportanta ka. Ganun lang yun. Walang maraming seremonyas. O, yan. Eh, sa kabila naman. Papakita ko ngayon hanggang sa paglagay ko ng paano ko siya lagyan ng primer. Meron kayong mga tanong kung paano ko yung ibang gusto nyo malaman. Ito ang mga sinasabi ko naman base lang din sa mga na-experience ko rin dito sa ginagawa ko. Pwede kayo magtanong o mag-suggest
na idea, mag-inject na idea para matuto rin naman ako galing din sa inyo. Alam ko naman mas marami pang, marami diyang mas magagaling. Ito yung version ko ng DIY canvas na harina, tela ng harina. Yan. So, kailangan ko ng gunting kasi meron tela na strand. Isa yung aling. Ting! Magic, diba? Ayun, natanggal na. Eto. So, ito yung DIY gesso. DIY gesso. Siguro gagamit tayo ng ito pang 3 times ko nang ginamit. So yung nakaraan siguro tumagal na to ng nasa ano na nasa 1 month na rin ito. Kaya ganyan lang, di ba? Nakikita nyo kung direktan yung ano, kung direktan yung gagamitan nito ng acrylic paint. Ayan, ihigupin nyo lang na ihigupin nyo. Ayan, script nyo lang, kalat nyo lang ng maigi. Nakikita nyo naman eh kung saan yung area na wala pang ano, wala pang liquid na gesso. Ito nga pala yung ginagamit ko, mabibili nyo to sa hardware na 15 lang ito eh, 15 pesos. Pwede mo rin haluan ng ano, yung gesso mong i-apply, pwede mo rin haluan ng kulay na kaagad ng acrylic paint. Halimbawa, gusto mong lumabas itong gray. Para kung sakaling gusto mong yung ipipaint mo is gusto mo gawing black. So hindi ka na mahihirapan gawing itim yung ano mo, yung painting mo kasi nasa gitna na siya, gray and white. Gray na siya. Kapag gusto mo naman siyang gawing white, hindi ka naman din mahihirapan na gawin siyang white kasi hindi naman siya totally dark yung ano mo, kulay ng canvas mo. O kung gusto mo naman na yung gagawin yung painting is light na color yung gagamitin mo, pwede mo tong ano, hindi siya ganun kaputi, di ba? Pwede mo siyang applyan muna ng acrylic paint bago mo apply, i-apply yung mga kulay na gusto mo. So yan, yung first layer ng gesso. Ito pa, hindi pa. Ayan. Okay. Ayan. Ngayon, gusto mong mabilis matuyo, ito gagamitin natin. Blower. Para may apply ko kaagad yung second layer. Siguro mga dalawang layer o tatlo pwede na. Depende sa gusto mo. Makikita mo naman eh. Pagka makapal na siya. Yan. Isang layer pa. Hindi manikit kasi. Mag-a-apply pa ulit ako na isang layer bago ko siya i-blow. Panatoy na siya, pwede na siya gamitin.
mamaya ako natuyo to, meron ako magpipinta. Babalik siya na ba? And it's done. So that's it. So ayan mga tropa, tapos na yung ating DIY canvas na gamit yung tela ng harina na tatlong piso lang, 3 pesos. Meron pa akong may reserve pa akong dalawang ganito kasi sa isang harina, sa ako ng harina na empty, makakagawa ka ng 4 na A4 na size ng canvas gamit ang sako ng harina. So ayun mga tropa, sana nakatulong itong video ko. Huwag niyo sana kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pang video. Sa susunod ko nga palang video, sa mga susunod kong video, ipapakita ko naman yung paggawa nitong ginamit kong gesso, yung pinakang primer. So yun po, salamat at maraming salamat sa panonood sa aking video tutorial. Hanggang sa muli.